mga pagtitipon. Sapagkat, kung kayo lilibang pa, manghihina kayo sa pananampalataya. Mga anak, huwag ninyong hayaan na patayin ng kalaban ang inyong pananampalataya. Kung kaya't magpakasipag kayo, sapagkat ito na ang muling panahon na kayo nga ay aking patuloy na tinuturuan upang kayo ay tunay na maging matatag at matibay sa inyong pananampalataya. Magpakaingat kayo sa inyong pamumuhay, maging ilaw kayo sa sanglibutang ito upang ang mga tupa na nais ko pang dalhin sa aking tulungan ay tunay ngang maging kaustuhan ng bilang ng aking mga ililigtas. Maging sensitive po kayo sa pakikipanayag sa sanglibutang ito, sapagkat ang diablo'y masigasig na kayo'y silain. Ipagpatuloyan niyong pag-aaral, gamitin ang pinagkaloob ko sa inyo, at maging matatag sa pananampalataya hanggang sa ako'y dumating. Okay, magandang umaga muli sa ating mga pati at sa nakikita natin na sobrang bilis na ng mga takbo ng mga araw ngayon, kaya tayo hindi na dapat magwarang bahala. Bagkos tayo ay patuloy na maging masigasi sa pagkatawag at pagkahiran sa bawat isa sa atin. Huwag nating hayaan na masayang mga kapatid ang dakilang biyayang ito na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon. At muli, kinukumusta natin kayo na nasa ibang bansa na ngayon ay mga naririyan, dyan nagkaroon ng trabaho, patuloy kayo maging matibay, matatag sa inyong pananampalataya at panghawakan ang mga aral at turo na sa atin ay pinagkaloob ng Espiritu Santo, sapagkat hindi malalaunan o hindi na magtatagal bagamat tayo ay magkakalayo sa pisikal na katawan, sa isang Espiritu ay magkakasama tayo. At sa pagdating na ating Panginoon, sama-sama tayo sasalubong sa Kanya doon sa papawirin. Araw na tinakda ng ating Ama na siya na ang tanging nakakaalam. At tayo ay naririto upang sa pamagitan ng mga pagtitipon-tipon ay maging abala tayo sa gawain ng kaligtasan ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na maging abala tayo, sabi niya, be very busy, ha? Sa ating pagkahirang at pagkatawag ayaw ng ating Panginoon na mawalan ito ng kabuluhan habang tayo nagsisipagintay, mga kapatid. Kaya hawak lang tayo at yung mga karunungan at kaalaman sa atin na ibinigay ay mataman natin panghawakan at maging batayan ng ating pamumuhay, na habang nagsisipaghintay ay makamit naman natin, mga kapatid, pagdating na araw na yon, ang bagay na ating pinakainaasam-asam, yung makapiling ang Diyos doon sa kanyang kaharian, at ito'y hindi na matatagalan pa. So narito, mga kapatid, ang salita ng Diyos nating pagsasalusaluhan, makikita natin sa sulat ng Apostol na si Pablo sa mga taga-Roma. Romans 15:4-7. Ito ang sinasabi. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, para tayo matuto.
Dahil sa kailang mga naging karanasan, tapos nagkaroon ng failure, katagumpayan, servitude ang Israel, alam mo ang bagay nito ay merong aral at turo para sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loob binawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-aalim na kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip, sa isang isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y mga tanggapan kayo, accept one another. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pasalamatan po natin ang mga salitang ito na sa atin ay pinagkaloob upang ating pagsalusaluhan. Nais ng Diyos na tayo magkaroon lamang ng isang pag-iisip. Ibig sabihin, walang isip na nakakalat dito. Amen po ba? Kaya sa loob ng iglesia, dito sa ating kinalalagyan, kung meron mang magtangka o sino man na magkaroon ng layunin, nasirain, wasakin ang iglesia nito na itinatag ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kung anong-anong mga bagay sa ikasisira nito, ay huwag ninyong kakausapin ang sinuman. Amen po ba? Pagkat ang layunin ng ating Panginoon, i-preserve ang pagkakaisa ng kanyang iglesia. Sa isang isip, tanong pala tayo sa isang pag-ibig. At kung may e-entra, papasok, nasirain ang pagkakaisa nito, ignore ninyo agad, talikuran nyo agad, bilang pagkapakita na mali ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Ibig sabihin, magbantay tayo at bantayan natin ang kabanalan ng iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesus. Alam naman natin kung ang sino man ay hindi kasamang tagapagtipon-tipon ay mga tagapagwasak ito. Ha? Na walang ginagawa kung isirain wasakin ang katwiran, ang kabanalan at ang pagiging maluwalhati ng iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesus. Christians are to study the scriptures and live in unity. So yun ang binibigay na mensahe sa atin. Pag-aralan natin, bulay-bulayin natin sa liksikin natin ang mga kasulatan upang sa pamagitan ng mga kapahayagang tinatanggap natin at patuloy pagtatanggapin ay makapabuhay tayo sa pagkakaisa na hindi pwedeng wasakin o sirain ng sinuman at maging na dyablo na kanyang mga kampon sapagkat sa isang pananampalataya tayo ay tinawag na lahat. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa iglesia nito na kanyang itinayo. Ano man ang mangyari dito, maging sa bawat kasapit, ano man ang pagdaanan mga kapatid, all out ang tulong ng ating Panginoon, ang pag-iral ng kanyang kapangyarihan para lalo pa natili ang inyong pagiging naka-preserve. Even po ba? At ang pagiging naka-preserve na ito ay alam naman nating lahat na sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Jesus doon sa papabiling upang tayo ay nakasama niya at ipagsama niya sa kanyang kaharian bilang mga katulong at
kasamang tagapamahala sa paghahari kanyang isa sa katumparan, ito'y malapit na. Siyempre, pagka-rapture, 7 years na lang tayo natin, paghahari na yan. At ito, mga kapatid, ay siyang ating pinaka-inihintay-hintay na lahat. Kaya, maging abala tayo. Na habang tayo ay nagsisipaghintay, ay huwag tayong magbaliwala sa gawain ng pagsaksi at pagpapatotoo, pagkat nais ng Diyos na bawat sa atin ay makatulong niya, makasama niya, makasangkapan niya sa paggusto ng bilang na kanyang kukunin. Pagdating ng araw na iyon ng rapture, amen po ba? So hindi pwede sa atin yung wala sa ating sitting ministry. Ha? Kundi lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon at pananagutan. Sabi nga ng Acts 1:18, and you shall receive power when the Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Lahat tayo. No exception to the rule. Amen po ba mga kapatid? Lahat tayo. Kaya gaya na lamang pangaral at pagtuturo na sinasagwa sa atin upang huwag kaligtaan ang bawat ng bawat isa ang tungkulin at gawain inihatag ng Diyos sa atin nang tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tinanggap po ba natin? Alam po ninyo ang pagtanggap sa Espiritu Santo o yung ikaw ay mabautismo nito ay pagtanggap mga kapatid ng pananagutan. Ha? Sapagkat tinanggap niyo yung kapangyarihan at meron agad tayong pananagutan. You will be my witnesses. Pananagutan na hindi natin pwedeng iwasan. Na ginawa namang baliwala na maraming nag-aangking mga born again sa kasalukuyang panahon ito. Ngunit tayo na nilagay ng Diyos dito, hindi natin pwedeng iwasan yan. Kundi itong uli iniatang sa bawat isa. Kaya sa pagtanggap natin ng kamanghamangha bautismo sa Espiritu Santo, pumasok na agad tayo sa isang panagutan. Ang ministry ng pagpapatotoo at ng pagiging saksi. Amen po ba? So wala tayong may dadahilan dyan. Huwag nating hayaan na masayang ang makalangit at ang dating ng pagkatawag na ito sa atin. Sapagka pananagutan natin o pananagutan natin ang malaki ito sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayong duwaya o tumulad sa unang bayan na kanyang pinili na ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang kaparaanan upang sila ay makalaya sa mahigit na 430 taong pagkabihag o pagkaalipin sa bansang Ehipto. So naging prediksyon ng Diyos kay Abraham na ang iyong bayan ay maglilingkod at pahihirapan sa loob ng 430 taon. So yun ang naan nangyari. Kaya nagkaroon ay iba't ibang pahiyari sa Isaiah sa basang Israel ang gamakita natin na yung palang paggabi nila sa Ehipto, iyon ang mag-uumpisa na kanilang servitude, ang pagiging alipin. Ginawa ng Diyos ang kaparaanan sa pamagitan ni Moses upang sila ay palayain sa mahigpit na pagkabihag na ito. Malupit, mahigpit, at lalo pang dinoble, o hindi lang dinoble, mga kapatid, ang papapahirap na ginawa ng mga Egyptyo dito sa bansang Israel. Pero makikita naman natin, sa kabila ng lahat ng ito, kahit na sabihin, inaakala ng bayang ito na sila ay pinabayaan ng Diyos, hindi pa rin.
hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bakit? Naglitaw o nagpalutan ng Diyos. Humirang ang Diyos ng isang a type of Christ na siya maglilikas sa kanila sa mahigpit, malalim, malupit na pagkaalipin. Walang iba kundi si Moses, mga kapit. Kaya sa kabila ng lahat, nang ilabas ng Diyos sila sa Ehipto, sa kabila ng paulit-ulit na pagsubay, sa pagiging mareklamo, at sa katigasan kanilang mga puso at pulong mapagimagsik sa ilang ang Diyos ay nagpatuloy sa paggawa ng mga himala at kababalaghan upang patunayan sa bansang Israel na siya yung Diyos na naglabas sa kanila sa bansang Ehipto. So parang ganito yun eh. Ha? Itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta, evangelista, pastor at mga guru. Hindi itatatag ng Diyos ang iglesia nito na ganyan na lamang at basta pababayaan. Amen po ba? Kundi na patuloy ang Diyos sa bansang nito, sa Israel, na paggawa ng mga himala at kababalagan araw-araw. Sipin niyo, araw-araw yun. At gayon din, sa gayon din kalagayan, ang Diyos ay patuloy ng nakalaan na gumawa ng mga himala at kababalagan, mga tanda na kanyang, na pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa kanyang pinakamamahal na bayan. Araw-araw. Amen po ba yun? Kasi hindi lamang dito yung tinatag ng Diyos sa kanyang iglesia. Baging sa lahat ng lugar at dako ng bansang ito, ng daigdig na ito. Kaya kung titignan natin, akala natin dito, walang miracle. Meron! Amen po ba? Sa iba't ibang mga lugar at dako, alam ba natin yan? Hindi, mga kapatid. Sapagkat hindi kailanman iiwan ni pababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia na nakatiwangwan. Amen po ba? Kung dito'y magpapatuloy sa pagkilos, paggawa ng kanyang kapangyarihan, tatapusin niya ang inumpisahan niyang pagliligtas sa iglesia kanyang itinatag hanggang sa makating sa dulo ng makita dalandasin sa mga kagbagay ang buhay ng walang hanggan. Pasalamatan natin ating Panginoon. Ang Diyos ay palagi at nananatiling nakasubaybay sa kanyang bayan pagkat wala siyang ibang pinagmamalasakitan nito, mga kapatid. Lalo pa ngayon, tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Naiwala po ba tayo doon? By virtue of adoption, sa bisa ng pagka, adoption, di ba, meron tunay sa anak, tunay na anak. Ampo. Ampo, yun. Ang hirap mo siya doon. Ang isipin, ma-English. Nakakalimutan. Hindi, ito ang nakalimutan. Kaya may virtue of adoption, mga kapatid. Tayo'y mga anak ng Diyos. At kung ano, ang pamana, at nasabi ko sa ito eh, sa tunay na anak, maging sa sanlibutan, ay siya may magiging pamana ng mga ampo. Amen po ba? Ilalo pa ang ating amang nasa labi. Hindi niya hayaan, bagamat tayo mga adopted children of His, hindi niya papabayaan tayo. Kasi naroon nakatatak na yun. Tayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Kasama tagapagmana ng ating Panginoong Hesus Kristo. E may pupa tayo doon. So wala, hindi natin pwedeng maikailayan. Yan ay katotohan ng suma sa atin at papakita ng Diyos ang lahat ng kanyang kaparaanan at pagkilos ng kanyang kapangyarihan habang nilalakbay natin ang bagong buhay na ito na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nananatiling nakasubaybay sa kanila, sa Israel. Simula na sila ay ilabas sa Ehipto. Nakalaang pangunahan sila na maangkin ang lupang pangako.
At tulad na sinabi ko sa inyo, araw-araw ang Diyos ay gumagawa ng himala sa kanila. Ano ba yung himala araw-araw? Eh yung pakakain yung mahal araw-araw, galing sa lapit yun. Even po ba? Eh nagsawa. Paano ba? Puro ba tayo tinapay? Wala na bang iba? Gusto namin karne. O, nagbigay ng Diyos ng himala, pugo. So, sa katerba, sa kapak na pugo yun. Hanggang sa sila ay alibadbaran lahat. Masubobra naman yung kaya sila sabi, katakawan. Ha, para ba mauubusan? So, ang ginawa ng Diyos, gumawa rin siya ng himala para makaroon ng karne. O kaya lang, eh, hanggang sa dumating mga sinawaan din sila. Pero yung pang araw-araw, sa umagang pagkain nila, naglalaglag ang Diyos ng mana. Yan talaga ang fresh miracles na araw-araw ay nasaksihan ng bansang Egypto, ng bansang Israel, nang sila ilabas ng Diyos sa Egypto. Ang mga nagawa o nakalipas ng mga himala ay totoo at kapanipaniwala. Naniwala po ba tayo doon? Datapat maliban na magkaroon ng mga sariwa na mga sariwang ebidensya ng himala na ginawa ng Diyos. The natural man will soon forget and lapse into unbelief again. So ang gawain ng laman o ng natural na tao, ang gawain ng natural na tao ay yung maniwala sa mga pangkasalukuyang miracles na ginagawa ng Diyos. Pero pag dumating, ito'y nakalipas na, nakaraan na, ha, nawawala na yung kanilang ala-ala sa ginawang himala at kababalaghan ng Diyos para sa kanila. The natural man soon forget and lapse into unbelief again. So tayo hindi dapat ganun. Sino sa inyo nagawa na lang ng miracle ng Panginoon? Lahat tayo. Amen po ba? At maging ako. Personally, nagawa na ako ng miracle ng ating Panginoon sa aking sarili. Pero hindi ko yung kinalimutan. At ang miracle na yan ay siya nagbigay, nagtatak sa akin ng masidhing pagdalasa na lalo kong mahalin, paglingkuran, at itaguyod ang ministry ng Busano o Terawag. Pagkat ako'y naniniwala at tayong lahat ay patuloy naninindigan. At Diyos ay patuloy na kay Kiros gagawa at ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na magpapakahayag sa iglesia nito. E may pupo tayo doon. Kaya sa mga naging biktima ng pagkalimot sa mga himala at miracle na ginawa ng Diyos, abay mag-isip-isip tayo. Sapagkat kailanman kaya gumawa ang Diyos ng mga himala ay upang patunayan na siya lamang ang Diyos na makagagawa niya sa inyo, sa akin, sa ating lahat na hindi kaya gawin ng sino man lang. Sapagkat kayo'y sumasampalataya sa Kanya. Ang gawain ng natural na tao, wala na yan. Kaya ngayon, ano mga iglesia, hindi naniniwala sa miracle. Pero meron naniniwala, sa mga iglesia naman, walang pinaniniwala, kundi yung nakikita na kanilang sariling imahinasyon, mga panaginip, mga pangarap, yung mga nakikita sa puno ninyo, kung saan-saan. Yan ang kanilang mga pinaniniwala, to cease to believe. Pero sa atin, hindi pwede yan. Ang sabi natin, Panginoong Jesus, kung meron man nakakita sa atin, nananampalataya, mapalad sila. Pero masigit na mapalad, yung hindi nakakita sa atin, gayon may nagsisisampalataya at kayo yun, mga kapatid. Ano po ba tayo? Upang patuloy na gumawa ang Diyos ng mga fresh miracles sa kanyang bayan araw-araw. Na hindi pwedeng tanggihan ito ng ating Panginoon. Pagkat kanya nang tipan sa kanyang bayan ang gumawa ng mga himala kababalagan, pagkat ito talaga ang takbo, layunin, ang tahakin
ng mga iglesia kanyang itinatag dito sa bundaydig, mga kapatid. E paano magtiranggap ang Espiritu Santo kung walang himala at mabalagan na mangyayari sa kanyang iglesia? Itinatag ng Diyos sa kanyang iglesia sa kapangyarihan. Pinananatili sa kapangyarihan, tinutustusan sa pamagitan ng kapangyarihan, at kukunin niya ito sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen po ba tayo, mga kapatid? At ang nakakalungkot, maging ang mga nag-aangkin, mga born-again Christians, na natuloy niyan, mga nag-aangkin, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ay totoo mga naniniwala at naniwala sa mga nakarang himala at kababalagan at pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Datapot ang maranasan ito ngayon ay hindi na nila pinaniniwalaan. Malamang marami pa nagsasabi noong pa yan. To kaya sinabi na ating Panginoong Jesus, kayo nagsisunod sa akin, hindi dahil sa mga himalang mga ginawa ko, kung hindi dahil sa kayo'y nakakain ng tinapay. So, yun ang the very purpose ng kanilang religion. Yung mabusog. Sabi nga ni ng apostol na si Pablo, sila hindi naglilikod sa Panginoong Jesus na nagligtas sa atin, kundi sila naglilikod sa kanilang sariling tiyan. At yun ang talagang layo ng karamihan dyan. Eh. Sasabi, pumunta sa relihiyon na yan. Sa sama mga relihiyon yan. Pero ano, puro pang material na bagay at pinubo ang kanilang patuloy na binibigyan, ha, na pangunahing prioridad na mga kamtan. Yung sila ay mabusog, mga kapatid. Nakamtan ng mga material na bagay sa sanlibutan ito. Kaya kita nyo, magiging mga reliyon, come and be blessed. Dito sa atin, iba ko, narinig ko ba nyo sa akin, come and be blessed. Wala ko sinasabi sa inyo ganyan. Punta ka rito para maligtas kayo. Amen po ba? At ang kaligtasan ay hindi ganun kadali. Tinatawagan tayo, magtiis kayo, magtsaga kayo, magsasakripisyo tayo. Yan ang daan ng kaligtasan. Samantala sa kanila, come and be blessed. Para pagpalaan mga negosyo nyo. O, sila, o, meron dyan sa, nakaupo dyan. Ang magkakaroon ng Mercedes-Benz. Meron dyan, palalagyan yung kanyang negosyo, bumagsak. Eh, mga tao, matungan-tungan. Dumating mga panahon, eh, dumating nga ba yung sinasagri? O kaya mahirap pangako ng ano, mahirap pangako sa tao. Pag ang Diyos ang nangako, paniwalaan nyo. Pero pag ang tao nangako, huwag kayo maniniwala. Bakit? Usap lang na usap yan eh. Nangaakit lamang yan para dumaming miyembro. Ano po ba? At dito hindi. Aakitin tayo. Saan? Pagkitiis. Paghihirap. Ha? Pagtsatsaga. Hindi ka bibigyan. Ikaw ang magbibigyan. Kaya marami nag-aayawan. Ano po ba? Pag sinabi, bigyan niyo ang para sa Panginoon. Inako po, takbuhan na. Kita niyo ang kaibahan. At dito sa atin, derecha na pangaral. Na mga nangangaral sa inyo, mga nagtuturo sa inyo. Hindi lang, hindi tinawag niyo para bulahin kayo. Kundi para sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Na kung ano ang aral na Diyos, yun ay parating sa atin. Masakta na ang masasaktan. Amen po ba? Hindi to, hindi pwede lang isang dito. Hindi po pwede rin yung abroad system. Okay na yan. Ito ay hindi. Kung ano pinasasabi ng Diyos, nasabihin sa inyo, sasabihin ng mga tagapagturo nyo at nangangaral sa inyo. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, kahapon sa Bible study natin, nabanggit natin eh. Yung Facebook, FB, Instagram, YouTube, kung ano ito. Meron mga nanampalataya na nakikijoin dyan. Pero sabi ko lang sa inyo, ulitin kong warning, kaingat kayo. Amen po ba? Amen. Sapagkat napakaraming laso di kinalag dyan. Tinan niyo po yung mapupunan. Meron tayo dyan. Pero tinan niyo naman nasa paligid natin. Parang dito,
nagtayo ang Diyos ng kanyang sangay dito. Kaya natin na nasa paligid natin, meron dyan. Naku, tinapatampay. Meron pa doon. Kung saan-saan lugar. Ah, talagang ang Diablo walang ginawa, kundi gumawa ng mga kaparaanan, diversary tactic, upang ang tunay na iglesia ay iwasan ng mga tao na puntahan. Bakit? Sapagkat alam ng Diablo, kapag ang isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos, bagamat siya'y patay, siya'y mabubuhay. Ano't po ba? Bakit sinabi ng mga kasulatan, pag narinig ng tao, ang tinig ng anak ng Diyos, ang mga patay ay magkakaroon ng buhay. At yan mga kapatid, at talagang nangyayari ngayon, ang tao ay sabik-sabik na marinig ang salita ng buhay. At ang salita ng buhay na yan ay pawang marinig lamang sa mga iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesus sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya dapat pinagtaman ang salita natin ito. Huwag tayong kontakot ang mga saying, ng mga, well, ano, mga panalita, mga gandang panalita na galing sa ibang mga samaang pangreliyo. Kung sino-sino mga preachers na hindi naman natin nalaman kung sino nagtayo dyan, kung sino tumawag dyan. Kung tayo ng coach, hindi natin pagkalam na gagamit tayo ng kalaban sa paggasik ng kasinungalingan at ang hindi ng katotohanan. Amen po ba? Kaya mag-marunong tayo. Aray ako na ito dyan. Saan mo nakakita? Meron nga pastor na patotoo. Nakakita yata ng bisyo. Nakita doon niya si Esa, nagdurugo yung ano. Meron pa ba din tapos? Meron pa dyan ang patotoo. Nakakita yung mga anghel, may mga pakpak. Isa ka nakakita ng anghel at may pakpak. Wala mo sa Bible dyan. Pero kita lang mga pelikula doon sa pelikula eh. Inilalagay na. Uy, maniniwala marami. Ang gano'n eh, maglalag na maglalag. Ang masakit to, pati mga nasa tunay, nakikilan. O kanino tayo nakikilan niyan? Sa maling aral na turo. Ang panuwalaan natin, panindigan natin, si Brother Manny, itinatag na apostol ng Diyos para itatag ang iglesia nito. Amen po ba? Iyan ang panindigan niya. Hindi yung kung sino-sino, mauhusay ng preachers yan. Mauhusay niya yan, wala naman Espiritu Santo dyan. Hindi natin kailangan yung mga ganyan ng preachers. Pagalingan ng pasasalita. Hindi yan. Ano ba sinasabi ng mga tao? Ang galing, ang husay, wala naman ang Espiritu Santo. Samantalan sa atin, pagdating sa mga salita ng buhay, lahat ng aral, itinutos ng Bible, at manatili kayo sa turo ng mga apostol. Ano po po? Hindi natin pwede iwasan yan. Kaya tayo, ako talaga, kami nakita natin, kami mag-asawa, kung gano'n talaga ang pagkatawag sa ating apostol. Inaakit natin na talaga siya ay hinirang ng Diyos. Sa kanyang panalita, sa nantino, sa kanyang mga gawa, at sa bunga ng iglesia na kanyang itinatag. Kung ito itatag ng demonyo, kung ito itatag ng tao lamang, wala ng LCJ ministry. Amen po. Pero bakit nananatili? Pagkat nasusulat, even the gates of hell shall not prevail sa iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Jesus. Pasalamat ka natin. Nakita-kita natin, lahat ng paraan, gagawin ang kalaban para masakin ito. Inahula na eh. Predicted na. Nang iglesia nito, genuine. Ang mawawasak lang dito, yung mga taong ayaw sumunod sa salita ng Diyos. E may po ba tayo? Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, sinusunod natin. At kung sino mo na kumontra dito, hindi na mapapakinabangan ang aral at turo na mula sa Espiritu Santo. Kaya sabi ng Timothy 4:1, ito lagi kong binabanggit.
mismo ang Espiritu Santo na ang humula. Nasa mga huling panahon, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya. Sino sinasabihan mo? Ito, ang iglesia nito. At ang iglesia itinatag natin Panginoon Jesus sa bundaydig na existing magpahaga ngayon. Mga tumatalikod yung mga tao. Bakit? Sa magitan nilang sariling kataasan, pride of life, sariling pangatwiran, doon, bumabagsak, hindi marunong magpakumbaba. Kaya ano nangyayari? Hindi nila kayang itaguyod na kailang kaligtasan pag sila nawala, naalis sa iglesia kanilang tinalikuran. Alam po ba? Sa pagtatalikod mo sa iglesia itinatag natin para ng Jesus, tinalikuran mo ng lahat. At ikaw naman ay tatalikuran na rin ng Diyos. Kasama ng lahat ng mga biyaya, mga pagpapala, maubuting bagay na sa iyo, sana ay mawawala sa iyong lahat o sino man sa kanila ng mga tumalikod. Ah, sasabihin, hindi mo nakakalimot, tumalikod ka naman. So, napaka-komplikado mga kapit. Nang isang tao mawala sa pamayaran ay tinatag na ating Panginoong Jesus. If you remain in me, and I will remain in you, ikaw magbubuo ng marami. Ang mga banal na kasulatan para sa kanila ng mga hindi tunay na tinawag at mga iglesia hindi kinayo na natin Panginoong Jesus, para sa kanila ang Biblia ay parang isang kakaniwang aklat na lamang na ang kanilang layunin ay ang gawing kinagkukunan na lang. Ha? Nangalim, nakuha ng mga points lang yan. Kaya hindi sila mapabanal ng banal na kasulatan. Amen po ba? Bakit? Iginagawa lang nila yung pinagkukunan ng informasyon. Ang banal na kasulatan, pag wala kang itinangi dyan, at nasa sa iyong Espiritu Santo, ang kaligtasan tinanggap mo at mga kapatid, natin mga kapatid, ay hindi masasayang. Tanda ko, hindi yung masasayang. Sapagkat dito sa atin, walang pinangaral na hindi dito nagagamit. Walang pinangaral na hindi nagmumula sa Espiritu Santo. Maging ang interpretasyon at kapaliwanagan ito, hindi tayo pwede magkamali. Maraming nagkakamali ito sa mga ibang pananalita. Misa nasa isip. Ako misa nagkakagamit. Isip ko, gamit, balabala ba sa bibig ko? Pero sa tunay na larangan ng pangangaral at pagtuturo, ang iglesia na tinatag ng Diyos, na kung saan ang apostol, propeta, evangelista, pastor, mga guro, ay mga kaloob ng Diyos sa iglesia, hindi maaaring magkamali. Amen po. Kaya isa na kapangihinay na ikaw nasa loob ng iglesia, kataligod ka pa. Nakakatakot yan. Sapagkat katulad na sinabi sa inyo, wala namang bagay na mabukuha ang isang tao na naging pabaya sa dakilang kaligtasan ni pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Ang mga kasapi ng mga huwad na iglesia ito na itinayo lamang ng tao na kung saan ang mga ministro nito ayon sa banal na kasulatan ay mga ministro ni Satanas. 2 Corinthians 11, 14, 15. So ayon silang maniwala na mayroong ministro si Satanas. Eh, sinabi na sa atin yung talata eh. So pag mayroong ministro ni Satanas, edi may iglesia ni Satanas. Amen po ba? Naiwala ba tayo doon? Eh, sa pagkagaling itong ministro ni Satanas, kung parang iglesia ang itinayo si Satanas. Eh, maluwala ka sinabi ng Bible, Awit 127:1. Tungkol doon sa pagtatayo. Di ba nakalagay doon? Ang isang bahay na hindi itinayo ng Diyos. Sabi-sabi, pamayanan, reliyon, ano mang bagay na samaan.
bakit hindi itinayin ng Diyos ang lahat ng gumagawa dito ay nagsisigawang lahat na pawang walang kabuluhan. Alam mo ba? Pero sa atin, may kabuluhan ang ginagawa natin. Bakit? Nakikita natin ang epekto nito sa bawat isa sa atin. Kung paano binabago ang buhay natin. Kung paano ganun tayo nagiging matibay sa pananampalataya, sa dakilang pag-asa. Bakit ito ang kalob ng Diyos sa kanyang iglesia, ni hindi niya ito pababayaang mawalan ng mga kapahayagan na gumula sa Espiritu Santo. Kaya ang kanyang iglesia ay puspos ng karunungan, puspos ng kaalaman, at pati hindi na kayo malilinlang ng inyong kalaban. E nagpun ba mga pati? At ang pamayanan ito ay pawang natututo lamang sa mga kasaysayan. Tanigin mo sa kasaysayan, gagaling niyan. Sa teolohiya, mga theology, gagaling niyan. Meron pa master pa. Oh, ang guest speaker natin valedictorian sa mga master na theology. Mga ganyan-ganyan, sabi-sabi mga. Mga tao naman, palo-palo. Kung galing yan. Tama, magaling yan. Magaling ang utak niyan sa pag-isanglibutang mga pananalita. Pero never, walang kalaman-laman niyan para baguhin ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan tungo sa daan ng kaligtasan. Meron po ba mga kapit? Kaya napakaraan talaga mapapahama. Ang kanilang espiritu ay hindi napapalakas. At ang kanilang mga kapasyahan ay hindi pa nabibihag ng kalooban ng Diyos upang ito'y mailagay sa dakilang paglalaan at devotion at sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Bakit? Iutak lang yung binubusog. Samantala sa inyo ng mga tinawag, kayo ng mga hiniral ng Diyos, kinakalooban na makasanig sa tunay na puno, ay patuloy na binibigyan ng karunungan at kaalaman at ang pagkakaloob niya sa ating ng kanyang kapangyarihan mula sa Santong Espiritu na ipinagkaloob sa ating lahat. Kaya lubhang napakalaking kaibahan mga kapatid na sa atin ng mga nagsisisampalataya ay binuksan ng Diyos ang ating mga puso at kaisipan. Kung kaya sa tulong ng Espiritu Santo ay hindi lamang natin lubos na naunawaan ang salita ng Diyos, kundi ito'y nagiging karanasan ng bawat isa sa atin. Yan ang kaligtasan. Hindi yung matuto lamang, kundi yung ito ay ating nagiging karanasan. Amen po ba? At ang pag-iral ng kanyang kapangyarihan at ang paggawa ng mga tanda, himala at kababalaghan ay patuloy na kinukumpirma ng Diyos sa tuwing makakatipon ang kanyang bayan. Kaya sinabi ng Hebrews 10:25, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng inugali ng iba. Sinong iba? E di yung ibang mga nawala na, yung iba na mga nananabang na, yung iba na tinasasambat nila hindi, yung iba na nasa pag-aalinlangan na. Bakit? Kasi tamad dumalo sa mga pagtitipong isinasagawa sa kanyang iglesia. Amen po ba? Sapagat sa pagtitipong ating isinasagawa, tinuturuan tayo. Doon tayo natututo. Kaya pagka walang nalalaman, ayun, pag dating ng mga problema, suliranin, kung ano na lamang yung maiisip. Pag dumating ng problema, hindi mo alam kung masosolusyonan pa. Samantala sa atin, kayo na patuloy na nakikinig sa pangangaral at pagtuturo, tanungin ko kayo, natututo ba kayo? Amen. Yung mga tagapagturo nyo, maayos ba magturo? Amen. Yung mga sinasanay, okay ba? Amen. Papahinga na pa.
Eh, nagtatanong ba naman kayo? Amen. Ano tinatanong nyo? Ay, tatanong nyo yung mga mahalagang puntos. Kasi alam nyo kami, nung kami nag-aaral, talaga sakit na ng tao ayaw magtanong. Para bang alam ng lahat yun. Pero pag tayo magtatanong, pa ikaw nagtanong, meron isang kakapatid dyan o dalawa na kapareho din ang tanong mo. Kaya pag natanong ang isa, dalawa kayo nasagot or tatlo o buong kapulungan nasagot. Iyan ang kalob ng Diyos. Sa isang tanong lang, lahat tayo natututo. E paano pa kung magtanong tayo lahat? O, hindi katakot-takot na revelation yung dating sa atin. Alam po ba? Yan ang spiritual man na yan ako. Yung mastering yan. Pag na-mastering niya, hindi na kayo mapapahamak. Ha? At saka yung mga tinuturo, mga tagapagturo niyo. Hindi naman yung tinuturo kayo, ganun-ganun eh. Kundi nagtuturo yan sa magitan ka ng bibig. Sa ekspresyon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kayo magtatanong. Dito lang kayo hindi pwede magtanong bawal. Ewan po ba? Eh kasi pag nagtanong kayo sa akin, eh, Bible study natin nalabas. Eh, kailangan talaga ang preaching. Ha? So, taga meron mga controversies na medyo nagalagay sa inyo sa pag-aaral lang ang tanong ninyo, sasabutin niya ng inyong mga tagapagturo. Colossians 1.28 na siya namin inihayag, kaya ninyo ha, pinaalalahanan ang bawat tao, every individual, at tinuturuan ng bawat tao ng buong karunungan. So, ibig sabihin sa iglesia nito, walang hindi matututo upang maiharap namin sakdan kay Kristo ang bawat tao. So, kaya ang pag-aaral, ang pag-aaral, pagtuturo, lalo na ang pakikinig, ay talagang ito itungkulin natin lahat. Kasi bawat upang ang bawat individual ay maiharap sakdan kay Kristo Jesus. So, ganun po tayo mga kapatid. Ang tunay na pagpapakain ng salita ng Diyos ay nagaganap lamang sa mga iglesyang itinayo lamang ng ating Panginoong Jesus sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Dito, ang espiritu ng tao matapos na maborn again at mabigyan ng buhay ay tunay na napapakain upang maibalik ang dating lakas at sigla nito na nawala sa tao na nito ay magkasala. So, na magiging makapangyarihan ulit yung espiritu natin. Yung espiritong namatay noong si Eva at si Adan ay kumain. Ay kumain ng pagkakasala. Bakit? Pinakasala sila, hindi kumain ng pagkakasala. Eh, nagpubay mo. Kakayo, huwag kang kakain ng pagkakasala. Pag alam nyo kasalanan, huwag ganito kakain nyo. Amen po ba mga kapatid? Kaya gano'n ang gano'n, balik yung proseso yun eh. Yung espiritu na malakas, na namatay, na makakain ng bunga ng punong kahit na nagbibigay ng alaman ng mabutit na sama. So namatay yun. Isipin nyo, from Adam, magpahanggang ngayon, almost 7,000 years na. Ha? Na dumating ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay. So dumating ang bawat dispensation, hindi naging nabigyan buhay ang espiritu ng tao eh. Pero may mga niligtas ang Diyos na mga taong lingkod na kanyang hinirang. Yan ang buwan tayo doon. Pero pagdating ang ating Panginoong Jesus, kaya nga ganyan lang pagkakasabi, you must be born again. Ito ay sapagkat, nang tayo ma-born again, doon lumakas ang ating espiritu matapos mabigyan ng buhay. Doon lamang ito na buhay. Simple, tagal ang tulog yun. Pero papanag tayo, bakit? Yung dati espiritu ang tulog, ngayon buhay. Buhay na buhay. Adyan pa kayo eh. Meron ba mga kapatid? Masalamatan yung buhay ng espiritu. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay pinagsabihan, huwag niyong kakalita ng pagtitipon. Nakatutag yun ano yung bakit? Matapos born again, hindi yung nag-aral. Asano wala? Bakit? Hindi napapakain yung Espiritu. Hindi napapalakas ang Espiritu. Ang Espiritu ay hindi mapadominante sa kanilang katauhan. Ganun ito ay kailangan natin lahat. Upang tayo makapabuhay at makapaglingkod sa tamang proseso at kaparaanan ng paglilingkod. O kaya binigyan ng Diyos ang Iglesia ng 5 ministry gifts
upang ihanda ang bayan ng Diyos sa gawain ng tunay na paglilingkod. At ang makagagawa lang niya, yung pastor, propeta, yung minister, pastor. Kaya kung nawala ka dyan, kung wala ang iglesia nito, so hindi mapababalan ang iglesia, mga kapatid. Ito ang dakilang kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Ephesians 4:11-13. Hanggang sa makaabot sa sukatan ng pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Ang natatanggap kayo sa isang kalooban ng Diyos sa iglesia, kung bakit gano'n na lamang ang ginagawang pangaral at pagtuturo na siyang pangunahing ipinatutupad sa loob ng katawan ni Kristo ay upang magdala ang bawat isa sa pagkakaisa sa isang aral, sa isang turo, sa isang doktrina, sa isang pananampalataya at sa isang pag-ibig. Ang lumihis sa pagkakaisa nito, hindi kasama sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Kaya kung merong sisira at nagtatangka na wasakin ang katawan na ating Panginoong Jesus sa pamagitan na hindi magandang mga pananalita, ay inyo silang niwasan, alikuran, upang sa pamagitan nito ay huwag madamay ang kabanalan at ang katwiran at ang kalinisan ng iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesus na mapapanatili ito at ang bawat kasapi sa dakilang araw na iyon ang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Ang salita ay kailangang maunawaan sa ating kaisipan. Bakit? Kasi yung ating kaisipan nakalagak sa ating espiritu, yung ating intelektual. Kaya pag lumakas sa ating espiritu, nagkakaroon tayo tinatawag na sound mind. Hindi yung malakas ng utak, kundi mayamang kaisipan, ang ibig sabihin sound mind, mga kapatid. Ito ngayon ang nagsisilbing nangigibabaw at maghahari sa ating kaluluwa na siya namang magnagahari sa ating katawang pisikal. So, ibig sabihin, maralagi sa tama at wastong proseso. Espiritu malakas, nahawa ka ng kaluluwa, nahawa ka ng ating katawa. Yun ang kabanagan. Hindi po pwedeng simulan dito sa ito, puntang espiritu. Pagpapagano, pupunta ka ng piyero yun. Hindi, sa totoo lang, nabawa, ang karunan dito ngayon kasi, papagandyan, mga galing na pwede dyan, huwag gamay, kakabisaduhin pa yun eh. Pero, isip, aliluwa, espiritu. So, sa hindi na lang pagkano, pagkaunawa ng tamang proseso ng kabanalan, sila kumakain na salita papuntang impyerno. Kasi pali yun eh. Ha? E mga galing, ako, gamay nyo, taliyan mo yan. Yan yung master degree ng ganun. Ang gawa, ang ginawa ng Bible, sinalungat yan. Ang katalinuhan ng mundo ito, kamangmangan sa Diyos. Amen po ba? Kaya from the Spirit, kaluluwa, katawan din ang proseso, mapunta langit yan. Mapunta rapture yan. Pero kaluluwa, yung katawan, kaluluwa, Espiritu, mapunta ang impyerno yun. So, mali yung tinatahak na landasi. Kaya tayo pasalam, kasi tamang-tama. Wasto ang proseso ang binigay sa atin. Pati proseso ba, pinapaalam sa atin. Hindi basta na born again ka, bitas ka, hindi. Tuturuan ka upang huwag tayong malamangan ng ating kalaban. Amen po ba? Tuso yan eh. Tuso yung kalaban. Kung ikaw wala sa, walang kaalaman, o sino man sa atin na walang nalalaman tungkol sa gawain mga masamang espiritu. Kahit sabihin na born again ka at nagkulang sa tama at wastong pagpapakain ng salita ng Diyos, mangmang ka pa rin ituturing ng banal na kasulatan. Kaya sabi ng awit, 119:18, buksan mo ang mga mata ko upang makita ko ang mga kahangahangang bagay ng iyong mga salita. Nakita na ba niyo kahangahangang bagay? Iyon ang pananampalataya. Kita-kita natin ang mangyayari na sa atin. Amen po ba? Sa pamagitan ng pananampalataya. Nakita natin na tayo magkahari kasama ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba kahangahangin sa pamagitan ng pananampalataya? Ang tunay na tahanan natin doon sa Bagong Jerusalem, hindi kayang itumbas sa kahit na sino
grupong ito kung pag-usapan ang tirahan. Bakit? Tingnan ninyo ang description ng New Jerusalem at ang description ng bahay na titigilan nyo. Baka yung mga bilyonaryo dito, ang gaganda ng alam, mga pharmacies, yung mga supanil lang. Baka hindi kayang itumbas sa isang diamante nakatapan doon sa dingding ng inyong bahay sa New Jerusalem. Ewan po ba? Napakarami nun. Iba't ibang klase ng bato. Hindi ko na alam, ano yung mga bato yun? Lahat nandun na. Eh sino milyonaryo, bilyonaryo baka bibili ang batong iyon? Eh hindi dito sa daydigali yung mga batong iyon. Ano po ba mga kapatid? Kaya kayo kung tayo sa mahirap na tao lang dito, pangkariwang tao, ay nako, huwag kayong maghinayang sa ating kahirapan. Bakit? Kayo ay tagapagmana, ha? Tagapagmana kasama ng ating Panginoong Jesus. At ang inyong tirahan, hindi binubira. Tayo man sa daigdig na ito. Eh, para ba tayo eh, nahihirapan sa ating tinitigilan doon, hindi. May kanya-kanya tayong silid doon. At ang silid doon, for the farmers, ng lahat ng klase ng mga diamante. Eh, saan ka nakita, flooring ginto. Kinahirap yata ng pagawa niya. Ha? Parang flooring ng ginto. Ano kaya ang pangalan natin doon? Kung inyong i-imagine niya, para ba katawa-tawa eh. Para ba imposible eh. Pero, pangako ng Diyos yun, ang salita ng Diyos, eh, hindi na pwede magkabula. Because the word was God, amen po ba? So hindi na po pwede pag-alilanganin niya. May naghihintay sa inyo sa akin. Isang dakilang pamana na hindi kaya i-describe na sino ang tao na nabubuhay dito. Kaya sinabi na ating Panginoon sa Hebrews 4:7, ngayon, kumalig niyo ka ng tinig, magdala niyo pagbatig kasi na inyong ulo. Amen po ba? Basta kung ano narin natin, sundin natin. Pangatawa na natin ang pagiging tagasunod dito. Naranasan natin ang dakil ng biyaya nito. Bakit? Kasi hindi kayo makapasok sa kanyang kapahingahan. Okay, dalawang klaseng kapahingahan yan. Yung isang kapahingahan, yung sabak rest na tinatawag. Ito yung talaga araw linggo ng ating panumbahan. Sabbath rest. Pero hindi Sabbath to. Pag sinabi araw lang ang kapahingahan nyo. Ang kapahingahan tinutukoy dito, yung sinasabi sa akin, eh yung pag kayo nakinig sa salita ng Diyos, ha? Magkakaroon na kayo ng kapahingahan. Saan? Sa mga bagay na intindi sa buhay, marirelax na kayo. Sa mga bagay na inyong pinoproblema, marirelax na kayo. Bakit? Meron isang tagapagtaguyod ng mga bagay na ating pinakahinahangat sa buhay na ito. Wala iba kundi ating Diyos sa pangalan na ating Panginoong Jesus. Ano sabi ng Matthew 11:29? Mag-aral kayo sa akin upang magkaroon ng kapahingahan ang inyong mga kaluluwa. Ano po ba? At yung kaluluwa niyan, magkakaroon ng kapahingahan niya kapag inyong espiritu ay napalakas. Hawakan ng espiritu upang kayo makapamuhay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Nagkaroon kayo sa akin at masusumpungan ninyo ang kapahingahan na inyong kaluluwa. Oh, ibig sabihin niya, ano yun? Kailangan ng dumalo sa mga pagtitipon-tipon. Sapagkat doon nasusol ang lahat ng mga bagay ng inyong problema, suliranin, sitwasyon, pagsubok man na dumating sa inyong buhay, magkakaroon ng kapahingahan. Kasi itong kaluluwa natin. Palabas sa taglay ang lahat ng senses. Kung makita niya, nanasahin niya, lalo lang maganda sa bagay na sandibutan ito, makakamit, mananasa. Oh. Pag ikaw nasa Panginoon, magkakaroon ng contentment sa buhay. Contentment sa buhay. Kapangayon, kapahingahan sa lahat. Ang dahil natin pangailangan eh. Hindi ka mapahinga. Kailangan ito. Wala ka mga pera. E samantala ko ikaw eh, taglay mo contentment sa buhay, mapapahinga pa. Amen po ba? Pagkakos yung kaisipan naman natin, ang kaluluwa, walang ganyan, hindi mag-isip na mag-isip. At walang isip, isip na isip. Kaya bakit? Para na babal eh.
makita doon natin sa palengke. Hawak-hawak na, malapit ang paghihukom. Bakit? Kasi wala kapahingahan. Hindi natuturuan ng pastor. Pero dito, matid ka lang dumalo sa mga pagkitipo na kung saan ang tama, wasto, at kumpletong dosage tatanggapin dito. Walang labis, walang kulang. Eksakto. Amen po ba? Hindi malalaso ang inyong puso. Hindi malalaso na inyong kaisipan. Kundi puro, ano, eksakto. Tama, wasto. Ha? Genuine. Ha? Huwag mong mga salitaan. Talagang habang-habang-habang mga araw na ito. So ito mga kapatid, ang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, pagyamanin niyo ito. Sapagkat kayo, mga anak ng Diyos, ay inilaanan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Pasalamatan natin ang ating Panginoon.